gising sa umaga, may bagong pag-asa. Maglalo sa mga harapin ng mga pagsubok at alamin ng mga kaganapan. Kay Gandang Morning, Pilipinas! Pilipinas! Narito ang inyong tigapagbalita, kasing tibay at kislap ng ginto, David O. Kay Gandang Morning! Kay Gandang Morning ng araw po ng Friday! Ika-dalawampu sa buwan po ng Agosto taong 2021. Sama sa inyo ang programang ito, ang inyong lingkod David Oro. Samahan niyo po ako hanggang mamayang alas 6 ng umaga sa isang punong-puno ng talakayan. At the same time ay mga balita, mga report ng ating Metro Patrol, mga Ronda Provincia, DWIC Patrol, at mga balita may kaugnayan naman sa ating Palengke Report at sa ating Weather Report. Oras po natin, alas 5.04 ng madaling araw. At sa araw na ito, mayroon po tayong mga malalaking balita na isa sa alang-alang, katulad po ng pagkakaroon po ng pagbabago sa quarantine status, lalong-lalo po sa Metro Manila. Kaya maganda po ay unahin na po natin ang mga malalaking balitang ito. Puntahan na po natin ang mga headlines. Kay Gandang Morning! Headline! Kay Gandang Morning, Pilipinas! Araw po ng Biyernes, August 2021. Narito ang mga headlines. Ikalawang pinakamataas na daily COVID-19 cases simula nang pumutok ang pandemya na itala kahapon. Quarantine status sa NCR, Laguna at Bataan, ibinaba na sa MECQ. DOH Secretary Francisco Duque III kumambyo sa issue ng SRA ng mga health workers. Paglikas ng nasa 100 pang Pinoy sa Afghanistan, napurnada. Mga learning materials ng DepEd gagawin ng digital. Kumpanyang Google, pinagmumulta ng Russia. At sa ating balitang pampalakasan, Naoya Inoue kumasa sa hamon ni John Riel Casimiro. Muli, kay Gandang Morning sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga naabot na ating broadcast sa iba't ibang panig po ng mundo via streaming at sa pamamagitan nga po ng Facebook at ng YouTube. Siyempre pa, buong pwersa po ng DWIC ang kagapay po natin ngayon sa serbisyo. Sa engineering side, kasama po natin si Engineer Winner Contihino. At ang ating pong mga kasama sa loob, nariyan po sina Rashid Luxin, ang ating communication assistant, si Drew Nasino ng ating pong news center, at si Haya Lodivico. At siyempre sa panig po naman ng social media, magpapatuloy pa po si Tina Nolasco. At nariyan ba si yung isa pa, si Bainyo. Ayan, si Bainyo. At kompletong-kompleto po ang ating buong persa sa paglilingkuran sa araw na ito. 7 minuto, makalipas po ang alas 5 ng madaling araw. Kay Gandang Morning, Gandang Morning. Pilipinas! At huwag raw natin kalilimutan si Basil Nabua, ang ating piloto. Ayun o, nakaupo dun sa... Napagkamulang lang si boss eh. Si Basil Nabua, buhay na buhay para po sa ating mga gagawing ika nga ay serbisyong pang-transportasyon. Samantala, unahin po natin ang mga balitang ito sapagkat mahalaga po itong muling malaman para po sa mga bagong kabubukas lamang ng mga radyo o katututok lamang ng kanilang mga cellphone, kalalagay lamang, ka-on lamang sa pamamagitan po ng broadcast ng DWIC. Narito po ang detalye ng mga balita.
Nakapagtala ng 14,895 na bagong kaso ng COVID-19 ang Department of Health o DOH. Sa pinakahuling tala ng DOH, ito ang dahilan sa pagsirit sa 1,791,003 ang kabuuan bilang ng mga dinapuan ng virus sa naturang bilang 111,720 ang nanatiling aktibong kaso ng COVID-19 o nasa 6.2%. 1,648,402 naman ang bilang ng mga nakarecover sa COVID-19 matapos na maitala ang 8,248 na mga bagong bilang. 258 naman ang bagong mga nasawi sa COVID-19 dahilan, kaya't nasa 30,881 na ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa COVID-19. Samantala, buwaba sa 1.29 ang reproduction number ng COVID-19 sa Cebu. At ito po ay sa Cebu City, ayon po sa Octa Research Group. Batay sa inilabas na update ng Cebu City sa COVID-19, umaasa ang Octa na bababa ang reproduction number sa isa sa unang linggo ng Setyembre. Base sa average daily attack rate na sa 29.17 ang Cebu City kung saan mataas ito, habang nasa 88% naman ang ng intensive unit occupancy rate. Kasunod ng Cebu City ay ang lungsod ng Lapu-Lapu na may Adar na 29.89% kung saan may pagtaas ng kaso sa 9% mula 128 to 136. Samantala, isinilalim na ng Cebu City Government ang 11 lugar sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ with heightened restriction. Samantala, kabilang ang 29 na buntis at 18 mga bagong panganak sa mga pasyenteng may COVID-19 sa Bulacan Medical Center. Sinabi ng pamuno ng ospital na nasa 90% hanggang 93% na ang kanilang occupancy rate. Karamihan sa mga naka-confine na nagpositibo sa sakit ay hindi pa nababakunahan. Maliban dito, may 18 pasyente ring naghihintay na makapasok sa ospital na nasa triage. May ilan na ring ginagamot sa mga ambulansya habang nakakabit ang dextrose at oxygen. Hinikayat naman ng BMC ang mga residente na makipag-ugnayan muna sa mga barangay o municipal officers upang malaman kung dapat i-confine o ilagay sa quarantine facility ang pasyenteng may COVID-19. Sa habaging ito ng ating programa, alamin muna natin ang mga pag-uulat ng ating mga tagapag-ulat sa labas ng himpilan. DWIZ Patrol Report. Meron pong 3 milyong Sinovac vaccine na dumating sa NAIA Terminal 2. Buhat po yan sa Beijing, China. Pag-uulat po ni Patrol 45, Raul Esperas. 3 milyong bakuna ng Sinovac ang dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 ngayong Huwebes ng hapon. Sang-ayon sa impormasyon na pinalabas ng Manila International Airport Authority, ang Sinovac vaccine ay dumating sakay ng Philippine Airlines Flight PR359 at lumapag sa runway 0624 bandang alas 5:55 at humimpil sa Bay 49 ng NAIA Terminal 2. Agad naman nagsagawa ng welcome ceremonies ang DOH at ang IATF, gayon din ang Chinese Embassy, bago ito ipamahagi sa National Capital Region at sa mga karatig na probinsya. Raul Esperas, Patrol 45, nag-ulas ng Pinoy Todo Lucas, DWIZ. Salamat, Raul Esperas. Tuloy-tuloy po ang buhos ng mga balita. Ilang korte, wala pa rin pasok dahil nga po sa banta pa rin ng COVID-19. Detalye ng balita mula kay Patrol 13, Gilbert Perdez. Gilbert!
Dahil pa rin sa banta ng COVID-19, sarado ang ilang korte sa bansa hanggang 30 sa buwan ng Agosto. Ayon sa Korte Suprema, kabilang sa mga apektado ay ang Camaliñugan Cagayan Municipal Trial Court o MTC, Cabanatuan City RTC Branch 26, at gayon din ang Family Court Branch 8. Wala rin pasok ang Cagayan City Isabela RTC Branch 20 hanggang 30 ngayong buwan, habang hanggang 29 naman walang pasok ang Makabebe Pampanga RTC Branch 54. Wala rin pasok hanggang 25 ang Lupon ng Davao Oriental RTC Branch 32. Ngayong araw naman ay sarado ang General Santos City RTC Branch 23 dahil sa isasagawang disinfection. This Patrol 13, Gilbert Pardes, nagulat para sa Pinang May Todong Lakas, DWIZ. Salamat Gilbert Pardes sa iyong balita. Tuloy muna tayo sa detalye ng mga balita. 17 pang mga bata ang naka-admit ngayon sa ilang paggamutan sa Iloilo City matapos mahawaan ang mga ito ng COVID-19. Ayon kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, isang ospital sa siyudad ang may 11 pasyenteng edad 17 pababa, kung saan kabilang dito ang isang taong gulang na bata. Sinabi pa ng alkalde na hinihintay pa nila ang karagdagang report mula sa ibang mga paggamutan. Kaugnay nito, itinutulak ni Treñas na mapabilang sa vaccination program ang mga minor de edad. Una nang ipinag-utos ng alkalde sa 180 mga barangay sa syudad na simula nang i-register ang mga bata sa COVID-19 vaccination na isasagawa sa Oktubre o Nobyembre. Gayunman, hindi pa malinaw kung itutuloy ang nasabing hakbang dahil sinusubukan pa rin ng lokal na pamahalaan na makakuha ng mas maraming COVID-19 vaccines mula sa national government. Palagan po natin ang mga report ng ating mga gumagalang tagapag-ulat sa labas ng himpilan. Metro Patrol Reports! 6 po na consecutive years ang sanabotas, ang pinakamataas po sa audit rating mula sa COA. Good news! Mula sa ating kasama at Metro Patrol na Miss Beth Samson. Na shortcut. Kay gandang morning, Miss Beth Samson! Kay gandang morning, Mr. Golden Voice David Oro. Sa loob nga ng sunod-sunod na 6 na taon, muling nasangkit at natanggap ng nabotas ang pinakamataas na audit rating mula sa Commission on Audit o COA. Nagbigay ang COA ng unmodified opinion sa presentasyon ng lungsod sa kanilang 2020 financial statements. Tatanggap muli ng lungsod ang natamo nitong parangal mula 2016 na kaisa-isang lungsod sa Metro Manila na tumanggap ng ganitong record o tala. Dahil dito, pinuri at pinasalamatan ni Mayor Toby Chanco ang mga department heads at mga kawalinang pamahalang lungsod sa pagsunod at sa mga alituntunin at tungkulin ng mga ito sa kabila ng pandemya na dulot ng COVID-19. Sa kabila ng pandemya ay nagamit ng wasto ang pondo ng lokal na pamahalaan sa tamang programa at proyekto para sa dinaranas na pandemya. Ani Chanco, nararapat lamang na gamitin ang wasto ang pumapasok na buwis simula sa mamamayan at ibigay ang pangangailangan ng mga Laboteño, lalo na sa ganitong sitwasyon. Nakamit mula sa COA para sa isang public institution na nakapagsumite ng tama at wastong financial position, financial performance at daloy ng financial sa ilalim ng Philippine Public Sector Accounting Standards. Mula sa Nabotas City, Metro Patrol Beth Samson nagulat para sa himpilang may todong lakas, PWIZ. Salamat Miss Beth Samson at kay gandang morning sa iyo at sa mga taga Nabotas. Samantala, tuloy-tuloy ang buhos ng mga balita. Alamin naman natin ang balita mula sa Bulacan. Metro Patrol Reports! Giginto Bridge, nakadakdang matapos na at mabuksan sa mga motorista sa 30 ng Agosto. Good news din ito, mula kay Kalui Angeles. Kalui, kay gandang morning! Kay gandang morning at nakadakdang matapos at buksan sa motorista ang ngayong Agosto at 30 ang konstruksyon ng matandang tulay sa bayan ng Giginto. Ito ang sinabi ni District Engineer Henry Alcantara ng Department of Public Works and Highway, Bulacan First District Engineering Office,
ng mga panayam ng Metro Patrol. Maraming naging balakid sa paggawa ng naturang tulay maliban sa patuloy na naranasan nating pandemya. Andiyan pa ang mga bagyo ng habagat nitong mga nagdaang mga linggo at malawak ang pagbaha kaya hindi naging tulituloy ang construction ng Jacinto Bridge. Ito ang ani de Alcantara. At ang construction ng matandang tulay ay nagkakahalaga ng 30 million na may habang 25 meters at lapad na 16 meters. Ayon kay Alcantara, ang naturang tulay ay aabot sa higit 40 taon ay dapat napalitan ng bago at ang dating 2 lanes na tulay ay naging 4 na linya kaya naman naging komportable. Magiging komportable ang mga bibiyahe ng mga motorista at mawawala ang traffic dahil sa naturang maluwag na ito. Humingi naman ng pasensya si Alcantara sa mga motorista dahil sa likhang abala sa konstruksyon ng naturang tulay. Habaan pa ito natin ng pasensya ng mga motorista at malapit na natin itong magamit ang bagong tulay sa Jacinto at magiging normal at komportable ang pagbibiyahe ninyo. Mula rito sa Bulacan, Metro Patrol, Louie Elias, Agulat, Sindi, Todd, Nakas, DWIC. Louie Angeles mula po dyan sa Bulacan. Aba, tuloy-tuloy po ang buhos ng ating mga balita mula sa lalawigan. Ronda, probinsya. May pag-uulat naman tayong tatanggapin mula kay Jun Bringula. 50 bed emergency tent ipinagkaloob ng Philippine Red Cross sa Bataan. Magandang balita pa rin to mula kay Kuyang Jun Bringula. Kuyang Jun, kay gandang morning sa'yo. Kay gandang morning, David. 50 bed emergency tent nga ang ipinagkaloob ng Philippine Red Cross sa lalawigan ng Bataan. Ito ay bunga ng sumiskip ng mga hospital sa lalawigan, lalo na ang Bataan General Hospital and Medical Center dahil sa dami ng tinatamaan ng COVID-19 sa buong probinsya. Ito ay bilang tugon ng Philippine Red Cross sa kahilingan ng pamalalawigan ng Bataan. Ayon kay Gov. Abet Garcia, bukod dito ang PRC ay mag-supply din ng 250 square foot emergency tent. Ito ay suportado ng portable mechanical ventilators, defibrillator, emergency medication carts, portable ultrasound at marami pang iba. Ayon pa rin kay Gov. Abet, ang 50-bed emergency tent ay magsisilbing acne treatment facility lalo sa bayan ng Barabeles na mayroong pinakamataas na kaso ng COVID-19. Malaking tulong din ito ayon kay Garcia na ang mga naturang emergency tent para lumuwag yung mga paggamutan sa Bataan na unti-unti nang nagsisikip dahil sa dami ng tinatamaan ng COVID-19 sa buong probinsya. Jun Bringula nagulat sa Impilin Metodo Lakas, DWIC. Salamat Jun Bringula mula sa Bataan. Mula po naman sa Bataan, umakyat tayo sa Ilocos Norte. Meron po tayong report na tatanggapin. Good news pa rin to. Ang Ilocos Norte po ay patuloy ang pamamahagi ng food banks sa mga naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Detalye ng balita mula kay Ronald Idol Domingo. Kay gandang morning, Ronald Idol. Yes, kay gandang morning din, Idol David. Tiniyak ni na Governor Macho Marcos Manotok at Provincial Social Welfare and Development Officer Mrs. Lina Rin na tuloy-tuloy ang pamamahagi at pag-repack ng probinsya sa mga food packs para sa mga kababayan na nabituan ng COVID-19. Ayon kay Mrs. Rin, mula Agosto 14 hanggang sa ngayon ay hindi pa sila tumigil ang probinsya sa pamamahagi ng food packs sa mga iba't ibang local government units at 7 bayan na lamang ang hindi pa nila nabibigyan. Sinabi pa ni Ginang Rin na 2 truck pa ng probinsya ang kukuha sa mga family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Idinagdag niya ang mga ito ang susunod na ipapamahagi sa mga kababayan, lalong-lalo na ang mga barangay
na naapektuhan ng lockdown. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa siya bilang may tudong lakas, DWIC. At Ronald Idol Domingo at kay gandang morning sa mga taga Ilocos Norte. Sa oras mo nating alas 5.23 ng umaga, may report pa tayong tatanggapin mula naman dito sa Metro Manila. DWIZ Patrol Report. Ang Southeast Asian Cooperation and Training daw po 2021 na nilahukan ng iba't ibang naval forces. Formal na na magtatapos ngayong araw na ito. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Patrol 9, J. Mark Dagala. Kay gandang morning, J. Mark! Kay gandang morning, Manong Dave. Matagumpay na nakilahok ang Philippine Navy sa pamamagitan ng Naval Forces West sa Southeast Asia Cooperation and Training o SEACAT 2021 Naval Exercises. Kalahok sa ejercicio o sa nasating exercise ang bagong frigate ng Philippine Navy na BRP Antonio Luna, patrol craft na BRP Nestor Reynoso at Air Wing 109 helicopter at isang Islander aircraft. Ang exercise scenario ay para sa Philippine Navy ay sinagawa nitong Agosto 15 hanggang 17 simula sa Hilagang Karagatan ng Palawan pababa sa silangan dalampasigan ng Puerto Princesa at sa Sulusi. Ito'y nasubukan ang air, surface at ground communication ng Navy, ang kakayahan ng Navy at ang Philippine Coast Guard sa surface tracking, aerial surveillance, coastal radar at automatic identification system at interoperability sa surveillance aircraft ng mga kaalyadong pwersa tulad ng P-8 Poseidon ng US Navy. Nagampanan ng Philippine Navy ang kanilang misyon na masubukan at mapahusay ang kanilang kapabilidad at mapanatili ang magandang kooperasyon sa ibang mga regional navy. Ang Southeast Asia Cooperation and Training on SEACAT 2021 ay formal ngang magtatapos ngayong araw na ito. Patrol 9, J. Mark Dagala, gulat sa Impedimento de Lakas, Dilabula, AC. Salamat, Kuyang J. Mark Dagala, ang ating Patrol 9. Maya-maya, antabihanan niyo po ang mga report naman mula sa Pag-asa DOST, kaugnay ng ating lagay ng panahon. At ang Palenco Report na ngayon ay kinakala pa ni Tata Ray Abelia. Mamaya, antabihanan niyo rin po si Tandem Rome Robe sa mga update naman kaugnay po ng kwentong Taal at kwentong Tagaytay. Samantala, nais po nating i-acknowledge sa siyempre unang-una ang ating mga taga-subaybay sa pamamagitan po ng radyo. Nakamortar po sila, hindi lang sa Metro Manila kundi sa mga lalawigan at ang iba naman ay nakatutok sa pamamagitan po ng Facebook Live. At nasa Facebook Live, kay gandang morning, si Ruby Ramos, si Antonio Velasco Ninubla ay watching from Japan. At Doris Raro Moreno, kay gandang morning. Juan Tasara, kay gandang morning, watching from Burnaby, British Columbia, Canada. Uy, kumusta po kayo dyan sa Filipino community sa Canada? Si Nelson Malinao, kay gandang morning, Sir Dave, from Falls Church, Virginia. Tizen B. Roman, yes, kay gandang morning, from Urani, Bataan. Eric Dimasuay, kay gandang morning. Si Ka J. Lim, kay gandang morning. Yolanda Inang, kay gandang morning, from Capas, Tarlac. At S-O-T-N Acneville. Pogi raw, Pogi. Sino yung Pogi? Si Ronald Domingo. Oy, kay gandang morning. Maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay. Oras mo natin, alas 5.26 ng umaga. Kay gandang morning, Pilipinas! Ito po ang mga nagtatanong kung ano po ang magiging quarantine status ng ating bansa o ng partikulang Metro Manila at mga kanugnog na lalawigan sa susunod na mga araw. Ito po ang balita.
inaprubahan na ng Interagency Task Force o IATF na ilagay sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang National Capital Region at Laguna simula bukas August 21 hanggang August 31. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang Bataan ay isa sa ilalim din sa MECQ mula August 31, mula August 23 hanggang 31 sa ilalim ng MECQ. Sinabi ni Roque na hindi pa rin pinapayagan ang mga indoor at alfresco dine-in services. Hindi rin maaring magbukas ang personal care services gaya ng beauty salon, beauty parlors, barbershops at nail spas sa mga nabanggit na lugar, habang ang lahat ng religious gathering ay mananatili namang virtual. Umapila si Health Secretary Francisco Duque III sa mga health worker na huwag ituloy ang planong malawakang protesta dahil sa hindi pa rin naibibigay ng mga benepisyo. Ayon kay Duque, merong obligasyon ng mga health worker na pangalagaan ang mga pasyente na hindi naman basta maaring iwanan sa gitna ng COVID-19 pandemic. Maaari naman anyang pag-usapan ang mga benepisyo at kompensasyon ng mga healthcare worker, partikular ang kanilang Special Risk Allowance o SRA. Tiniyak ng kalihim na titingnan na nila kung maaring kunin ang savings ng kagawaran upang maibigay ang SRA sa mga health workers. Dapat alisin sa Health Department ang responsibilidad sa mamahagi ng ayuda at benepisyo para sa mga health workers. Itong iminungkahi ng ilang senador na kung maaaring local government units na lamang o LGUs ang magbigay ng tamang benepisyo sa mga health worker sa tamang panahon. Ipinapatid naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri, kailangang pag-aralan na ibigay ang responsibilidad at budget ng Special Risk Allowance o SRA sa Department of Labor and Employment o DOLE dahil naging maayos naman ang pagbibigay nito ng ayuda sa mga manggagawa. Sinang ayuda naman ni Senador Aimee Marcos sa nailipad sa ibang ahensya ang trabaho ng DOH hinggil sa pagbibigay ng benepisyo sa mga health workers. Samantala, may alinlangan din si Senador Marcos kung ililipat ito sa DOLE kung saan tambak na rin ang trabaho nila. Sa ating pagbabalik, karagdagang malalaking balita pa at iba pang samot-saring bahagi ng ating programa sa umagang ito ng Friday. Philippine Standard Time, alas 5:30 ng madaling araw. Kay gandang morning, Pilipinas! Kay gandang morning, Pilipinas! 5:32 ng madaling araw, 5:32 a.m. Nagbabalik po ang Kay Gandang Morning Pilipinas. Ang iyong lingkod, David Oro. At muli, balikan po natin ang mga tagapag-ulat natin mula sa probinsya. Ronda, probinsya. May balitang hatid si Diony Gole mula sa Central Luzon. Kay Gandang Morning, Diony. Yes. Okay, kasamang Dave, Kay Gandang Morning. Nakapagtala nga ng isang daan dalawang bagong kaso ng COVID-19 positive. Nitong Martes ang Angeles City, base dito sa bulletin ng City Health Office. Dahil dito umabot na ngayon sa 918 itong aktibong kaso ng sakit dito sa lungsod ng Angeles. Ayon pa rito sa mga sa ulat nitong mga health officials. Nasabing bagong kaso ng COVID-19 positive ay mula sa 15 barangay na nakitaan nga ng may mataas na bilang. Samantala, kitaan naman ng tigi isang kaso ng COVID-19 positive. Itong mga barangay Pulong Kakutod, Claro Embricto, Pulong Bulo, Santa Teresita, Capaya, Lordesor, at Virgen de los Remedios. Nakapagtala din ng City Health Office ng isang bagong mortality. Dahil dito, maabot na ngayon sa 356 ang kabuang bilang nitong mga nasasawi dahil sa virus. Mula sa kabuang 8,342
na kaso ng COVID-19 na dito sa lungsod ng Angeles simula nang mag-umpisa ito noong Marso ng nagdaang taon na nasa 7,068 naman na itong nakarecover na sa sakit. Kasabay nito ipinag-utos nitong si City Mayor Carmelo Pugi Rasatin Jr. sa City Health Office na pabilisin pa kung kinakailangan na ang isinasagawa nilang vaccination rollout. Bukod dito, iniulat din ng alkalde na mahigit na sa 5,000 itong mga persons with comorbidity at bedridden na patients ang tumanggap na ng Johnson & Johnson's vaccine mula sa kanilang house-to-house and roving vaccination rollout system. Ito ayon sa alkalde upang maabot at mabakunahan itong mga residente sa lungsod na nasa mga liblib na lugar at mga pasyenteng may kapansana na hindi na kayang pumunta pa sa mga vaccination facility dahil sa dahil nga dito sa pamamagitan naman ng door-to-door ba o ng coalition na ay maaabot sila. Nais ng alkalde na maabot sa o aabot sa 70 hanggang 80% ng kanyang nasasakupan na itong mababakunahan bago sumapit nga ang holiday season sa ngayong taon. Ang problema lamang niya ay matumal ang pagdating ng bakuna dito sa lungsod. So yan ang update buhat dito sa lungsod ng Angeles. Ito si Johnny Gullet, Central San Patrol. Nagulat sa impilang may todo lakas, DWIT. Salamat, Johnny Gullet, mula sa Central Luzon. Samantala, dakuhan po natin ngayon ang ating kwentong Taal, kwentong Tagaytay. At nasa linya po natin, live the live, mula sa Tagaytay City, si Tandem Rome Rove. Kay gandang morning, Tandem Rome! Ay, gandang morning Pilipinas at gandang morning sa iyo, Tandem. Kumusta naman, Tandem? Kumusta ba ang ating monitoring sa Taal Volcano sa araw nito ng Friday? Well, Tandem, sa ating Bantay Vulcan update, ang pillbox pinag-iingat nga mga residente mula dito sa volcanic smog o yung bog. Mangyari, umabot na sa 15,347 na tonelada kada araw ang binubugang SO2 flux o volcanic sulfur dioxide mula dito sa Taal Volcano. Yan ang ulat kahapon August 19, 2021 ayon sa isang advisory bulletin na inilabas ng PIVOX. Ito'y nagbabadya ng isang rising trend, Tandem, sa volcanic SO2 degassing mula pa noong August 13 na mayroong short-term average na measurement mula noon hanggang sa kasalukuyan na 8,351 tonelada kada araw. At sa loob din ng panahon yan, mataas na yung steam-rich na plumes o yung usok na makikita mula sa main crater ng Taal Volcano na may 1,000 hanggang 3,000 metro ang taas. Uh-huh. Itong mataas na SO2 flux, kasabay ng water vapor, mga nakikitang usok, ang mahinang galaw ng hangin, ang solar radiation, ay patuloy na maglilikha nitong volcanic smog or bog sa buong Taal region. At may mga natanggap na nga ng mga reports ng mga adverse effect nito sa mga residente ng Talisay at Barangay Barigon Agoncillo na ipinagbigay alam sa DOST PIVOX. Napansin din yung hazy condition o yung medyo malabong kapaligiran sa paligid ng Taal Lake at sa mga kalapit na munisipalidad nito. Pinag-iingat ng PIVOX sa mga tao, lalo na yung mga sensitibo sa masamang epekto nito. Tulad ng may mga hika, yan, yung mga may lung disease, yung may mga heart disease, matatanda, mga buntis at mga bata. Ang kanyang paalaala, kapag merong bug at hindi maiwasan na ma-expose dito, ang paalaala ay sundin ang mga sumusunod, no? I-limit yung exposure. Iwasan lumabas, manatili sa loob ng bahay at isara ang mga bintana at pintuan upang hindi makapasok yung volcanic smog sa bahay. Protect yourself. Takpan ang ilong at bibig at kung maaari ay gumamit ng N95 na face mask. Uminom ng maraming tubig upang mabawasan ang anumang iritasyon o ang paninikip sa lalamunan. Mm-hmm. At kung sensitibo sa masamang epekto nito, pag-ingatan ang sarili, tumingin ng tulong sa doktor o sa barangay health unit kung kailangan, lalo na kung malala o serious ang effects. Minumungkahi ng DOST PIVOX Tandem, gumawa ng health check sa mga local government sa mga apektong komunidad, i-assess ang severity nito ng impact sa mga constituents niya at isaalang-alang din ang temporary evacuation ng mga severely exposed na residente tumo sa mas ligtas na mga lugar. Yan ang pinaka-latest natin dyan sa Taal Volcano Tandem. Oo, talagang malaking concern pala yan. Medyo tahimik lamang ang vulkan, pero yung ibinubugan itong usok ay nagdudulot ng panganib sa kalusugan. At nabanggit mo na may posibilidad na magkaroon ng
mga bubbles na paglilikas sa mga ika nga ay heavily affected na mga residente sa paligid ng Taal Volcano, Tandem Rome. Tama ka dyan, Tandem. Kasi kapag severely affected yung lugar, yung mga ilang residente at nakakaramdam na ng masamang side effect nito, eh, mas ligtas dapat na sila ay alisin muna kahit pansamantala sa mas ligtas na lugar, Tandem. Ayan. Oh, Tandem, kumusta naman ang ating balitang may kaugnayan dyan sa mga sa Cavite? Ang Cavite ay nasa ilalim pa rin ng MECQ, Tandem? Actually, yun nga yung ating inaabangan kasi ang initial na announcement ay hanggang August 15 lang talaga, Tandem. Eh, no? Pero ngayon ay kasalukuyang nasa MECQ pa rin at wala namang iba pang announcement ang City Government Tagaytay or IATF na pinapayo sa pagbabago ng community quarantine classification ng Cavite, Tandem, Dave. Yeah, oo. May nabalitaan tayong isang magandang balita o magandang istorya dyan, kabayanihan ng taga Cavite. Ano bang issue to? Ba't kaugnayan yata ito sa balita o sa mga nangyari dyan sa Afghanistan? Oy, yan magandang topic yan, Tandem. Alam mo yung mga Caviteño, sabi nila, atapang atao. Oh. Maraming mga kabayanihan. Isang Caviteño na OFW sa Afghanistan ang lakas loob na tumawid sa mga Taliban checkpoint upang sunduin yung kapwa Pinoy. Uh-huh. Pinayagan ito ng mga Taliban na nagmamando ng checkpoint sa Afghanistan ng isang Pinoy na sumundo sa kapwa Pinoy na naipit sa dalawang embahada doon. Ito ay kwento ng overseas Philippine worker na si Elmer Presa. Ayon sa kanyang datos, dati siyang city councilor sa Cavite City, matagal na panahon na, Tandem. Oo. Ang sabi niya, wala na kasing driver na naglakas loob na sunduin ang isang Pilipino na ipit sa Swedish Embassy at isa pang naipit sa US Embassy doon mula nung masakop ng Taliban ang kabisera ng Afghanistan na Kabul. Nakiusap si Presa doon sa Taliban checkpoint, napadaanin siya sa kanilang language, siyempre, siguro yung lingwahe nila doon ang ginagamit. At hinayaan naman pala siya nung checkpoint na yon. At actually, sabi pa niya, wala po tayong problema sa kanila, sa Taliban, at binigyan po siya ng oportunidad. Kaya sinamantala na niya na sunduin yung mga Pilipino na naipit doon sa mga embahada. Saka sa lukuyan, nakaalis na ng Afghanistan itong si Presa. At sa huling ulat, nasa Doha, Qatar na siya. Kasi iba-ibang lugar ang pinagdalhan sa mga Pilipino lumikas mula sa Afghanistan. At ang ibang mga Pilipino ay napunta sa Dubai, mayroon din sa United Kingdom, dahil nagpadala ng airplane ng iba-ibang bansa, Tandem, upang tumulong doon sa pag-alis ng mga Pinoy natin sa Afghanistan. Aba, eh, pagka dumating dito sa Pilipinas siyang si, anong pangalan ulit, Tandem? Si Elmer Presa ng Cavite City. Yan ay isa sa mga bagong bayani na nagligtas sa mga kababayan niya dyan sa Afghanistan. Maraming salamat, Tandem Rome, sa mga kwentong Taal, kwentong Tagaytay, at kwentong Kape at Salabat. Thank you! Maraming salamat. Kay gandang morning, Pilipinas. Ito po si Tandem Rome, live na live from Tagaytay City. Para sa himpila na may todong lakas, DWIZ. Si Tandem Rome, at samantala sa bahaging ito ng ating programa, mahalagang bahagi rin ang ating programa, ang ating kalagayan ng panahon. Kay gandang morning, Pilipinas! Weather Report! Nasa linya na po natin si Miss Grace Castañeda ng Pag-asa DOST. Kay gandang morning, Miss Grace, ano ang lagay ng ating panahon sa araw na ito? Yes, magandang morning din po sa ating lahat. Update nga po dito sa binabantayan nating bagyo na si Isang. Napanatili nga po nito yung lakas nito habang binabaybay po ang Philippine Sea. At kanina ay huli itong namataan sa layong 1,110 kilometers. Silangan po yan ng extreme northern Luzon. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro. At bugso ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa Kanluran, Hilagang Kanluran, sa bilis na 20 kilometers per hour. At nakikita po natin na wala po itong direct effect sa ating bansa. At ayon nga po sa latest analysis ay hindi po natin na makikita na magdudulot ito ng mga pag-ulan, maging hindi rin po nito ma-enhance itong ating habagat.
ayon nga po dito sa forecast track po natin, ay nakita po natin na mananatili po itong si Isang malayo po sa kahit anumang bahagi ng kalupaan ng ating bansa. At inaasahan din po natin na lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas po ng gabi or sa Sunday po ng umaga. Samantala, easterlies pa rin po yung patuloy na umiiral sa buong bansa, kaya asahan po natin na dito sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi po ng bansa ay generally fair weather po tayo. Maliban na lamang po yan sa mga tsansa ng pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalong-lalo na po yan sa hapon o sa gabi na dulot nga po ng easterlies. Patuloy po tayo mag-antabay sa updates na ipapalabas po ng PAGASA ukol po dito kay Bagyong Isang, maging sa ipapalabas po ng ating regional offices ukol naman po sa mga thunderstorm advisory na dulot po ng easterlies. At yan po po ng latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang umaga po. Maraming salamat, Miss Grace Castañeda, at kay gandang morning sa iyo at sa mga kasama natin, kaibigan natin dyan sa PAGASA DOST. Talantala! Pansamantala, break muna tayo upang humigop ng mainit na salamat. 5:45 a.m. Kay gandang morning, Pilipinas! Pilipinas! Kay gandang morning, Pilipinas! Abangan, mamayang hapon, alas 5 ng hapon o alas 5 e medyo ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, ang programang balita na serbisyo pa ng inyong mga lingkod, David Oro at Edwin Eusebio. Mamaya, makita-kita po tayo mamayang hapon. Samantala, oras po natin, 5:47 a.m. Balikan po muna natin ang mga malalaking balita sa nakalipas na 24 oras. May prosesong sinusunod bago suspindihin ang isang opisyal ng gobyerno. Sagot ito ni Health Secretary Francisco Duque III sa pahayag ni Senador Grace Poe na dapat suspindihin ang kalihim dahil sa deficiencies sa paggamit ng pondo para sa COVID-19 response. Ayon kay Duque, hindi niya batid kung saan nanggagaling si Poe sa naging pahayag nito laban sa kanya dahil mayroong proseso tulad ng investigasyon. At kung may prima facie evidence o may basihan ay sampahan ang kaso. Hindi anya basta-basta nagsususpindi ng tao o opisyal ng gobyerno at alam ang proseso lalo pat naging chairman siya ng Civil Service Commission. Nagpaabot ng pakikiramay ang Malacañang sa naulilang pamilya ni COA Auditor Jake Simafranca na namatay dahil sa heart attack. Si Simafranca ang auditor sa likod ng 67 billion peso COVID-19 response fund ng Department of Health na pinuna ng COA dahil sa kulang-kulang na dokumento. Namatay si Simafranca noong August 4 habang ang report ng team nito ay idilabas noong August 11. Ayon kay Roque, bukas ang gobyerno na magkaabot ng tulong kung mayroon bang kailangan ang pamilya ni Simafranca. Dahil tayo po yung mga Pilipino, we of course condole with the family and the friends of the late COA auditor. No? We understand nag-heart attack po ata si Panyero ng August 4. And the COA report was released, kung di po ako nagkakamali, around August 16. But nonetheless, we condole with the family. Yan po ang tinig ni Presidential Spokesman Harry Roque. Inatayang 100 pang Pilipino ang hindi pa rin makaalis sa gitna ng kaguluhan sa Afghanistan. Ayon kay ayon sa Department of Foreign Affairs, dalawang beses nilang sinubukang ilipad ang mga Pinoy patungong New Delhi, India at Islamabad, Pakistan, pero nabigo dahil limitado ang commercial flights. Ipinagpaliban ng DFA ang repatriation maraang dagsain ng libo-libo kataong nais umalis ng Afghanistan ang Hamid Karzai International Airport sa Kabul. Pinayuhan naman ng DFA ang mga natitirang Pinoy sa Afghanistan na maging handa sa repatriation at huwag magdala ng maraming gamit.
oras po natin, 10 minuto na lamang bago mag-alasays ng umaga. Samantala, meron po tayong mahabol, mahabol. Si, ano bang report ni Tata Ray? Palengke ba ito o regular report? Ah, palengke, palengke. Ang ating presyo ng mga pangon ay bilihin sa pamilihan. Palengke! Palengke! Report! 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 Tata Ray Abelia, kay gandang morning! Anong palengke ka naroon? Salamat ko! Pasig Mega Market tayo! Pasig Mega Market sa sudad ng Park City. Unahan ang presyo ng gulay, no? Ang pitchered bagyo dito ay 90 ang kada kilo. Si Charo ay 250 ang kada kilo. Subuha sa pula naman ay 140, no? Subuha sa puti naman ay 90. 90 ang kada kilo. Ang kamatis naman 150, no? Kada kilo. Sa bawang ay 110. Ang talo naman ay 90. Sinilabuyo 140, no? Wala ang pala naman ay 100 ang kada kilo. Sa laman dagat naman, ano? Ang maya-maya dito ay 300 ang kada kilo. Dalagang bukid naman 300, no? Lapu-lapu 500 ang kada kilo. Well, ang bawang saman ay 220, ang tilapay malaka naman ay 190 ang kada kilo. Sa presyo ng baboy naman ay 340 naman, 320 ang buto-buto. Well, ang baka naman ay 370, you know, ang kada kilo. Ang laman, buto-buto naman ay 310. Well, ang presyo naman dito ay 180 ang kada kilo. Yan ang ating bantay presyo sa Pasig Mega Market. Kung may kapatrol, tataray, Argo Sabilla ng Wachet Kilometer, Tudulakas, DWIC. Salamat, tataray, Abelia, sa ating palengke report. Balikan po natin ay iba pang malalaking balita. Plano po ng Department of Education na lumipat mula sa printed module sa puntang digital para sa mga learning materials. Iyan ay dahil sa patuloy na remote learning sa buong bansa dahil sa pagpapatuloy ng banta ng COVID-19. Ayon kay Education Assistant Secretary Malcolm Garma, ang mga paper materials ay hindi kayang ma-sustain dahil nasisira rin anya ito, lalo na kung may pag-ulan, baha at bagyo. Kaya naman pinagsusubikapan nila na unti-unting lumipat sa digital laman ng kaparehong content ng mga printed modules. Para naman sa mga mag-aaral na walang access sa internet, maaari itong malipat sa isang USB at makita sa available na gadgets. Maliban dito, sinusubukan din ng ahensya na masiguro ang stable internet connection at gadgets para sa mga mag-aaral at mga guro. Hayag ng COMELEC na gusto nitong bakunado na contra COVID-19 ang mga gurong magsisilbi sa eleksyon sa susunod na taon. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez na nagpapatuloy ang pag-uusap ng ahensya at Department of Education o DepEd hinggil sa mga gurong magsisilbing mga Board of Elections Inspectors o BEIs. Kasunod nito, naghahanda na rin ani Jimenez ang COMELEC para sa magiging budget proposal nito sa Kongreso. 6 na minuto na lamang bago po mag-alas 6 ng umaga. Kinukonsidera ng Commission on Elections o COMELEC ang paglalabas sa October 1 ng guidelines para sa national at local elections 2022. Kabilang na dyan ang rules ng in-person campaigning. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, kasalukuyan silang nakikipag-ugnayan sa mga health authorities, lalo tigid sa IATF, para maisapinal ang nasabing guidelines para sa eleksyon sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ani Jimenez na kahit hindi pa natatapos ang guidelines, ay asahan na mailalabas ito sa Oktubre a primero. Ito po, matagal ng plano pero dapat magawa na po ito. Plano ng Department of Information and Communication Technology na ilabas sa susunod na buwan ang digital COVID-19 vaccination certificates. Ayon kay DICT Undersecretary Emmanuel Kaintik, ang mga certificate ay alinsunod sa pamantayan ng World Health Organization at kikilalanin sa ibang bansa. Magbubukas anya ang kagawaran ng online portal
kung saan maaring ilagay ng publiko ang kanilang vaccination details kapag nagtugma ang vaccination details sa ibinigay na ng isang individual sa impormasyon sa database ng gobyerno. Agad na may palalabas ang inoculation certificate. Kasalukuyan ng ikatlong linggo na ang lokal na pamahalaan sa pagsasanay kung paano tutulungan ang kanilang mga constituents na mayroong mga tanong at problema hinggil sa vaccine certificate. Ito po, may humahabol pang good news. Tinatayang 10 milyong karagdagang doses ng CoronaVac vaccine mula sa Chinese manufacturer na Sinovac ang nakatakdang dumating sa Pilipinas ngayong Agosto. Kinumpirma ni Chinese Ambassador Wang Xilian na 1 milyon mula sa mga nasabing bakuna ay donasyon habang ang nalalabi ay binili ng gobyerno. Umaasa si Wang na maiibsa na ang kakulangan sa vaccine supply ng Pilipinas sa pagdating ng karagdagang bakuna mula Sinovac. Umaabot na sa 25.5 million doses ng CoronaVac vaccine ang dumating sa bansa simula noong nakaraang Pebrero. Mga balita sa labas ng bansa. Nagbigay ng kaparusahan ang korte sa Moscow sa bansang Russia sa kumpanyang Google. Ito ay matapos na mabigo ang Google na alisin ang mga banned content sa nasabing bansa. Sa loob ng nakalipas na buwan, patuloy ang ginagawang legal actions ng Russia laban sa Google dahil hindi nito tinatanggal ang mga banned content na deklara o dineklara ng mga otoridad kagaya ng mga pornographic materials at iba pa. Kaya naman itong Webes, nagbabala ng pasya ang Tagansky District Court ng abot sa $80,000 na multa sa Google bilang kanilang parusa sa kanila umanong paglabag sa kabuuan. Umaabot na sa 32 million rubles in Russia ang naging multa ng Google, kabilang ang 14 million rubles in Russia sa kaparehong paglabag kamakailan. Balitang Sports. Kumagat sa hamon ni Pinoy boxer John Riel Casimero o John Riel Casimero. Itong Japanese boxer na si Naoya Inoue. Ayan. Ayon sa Japanese boxer, dapat na planuhin ni Casimero ang kanilang pagtatapat sa lalong madaling panahon dahil anya sa hindi siya aatras sa hamon ito. Naantala kasi nitong Abril 2020 ang laban ni Casimero at Inoue. Dahil sa limitasyon na dinala ng COVID-19 pandemic, maguguling isa ang Japanese boxer sa gustong makalaban ni Casimero matapos naman ang laban ito kay Guillermo Rigondo kamakailan. At sumayin niyo ang kabuuan ng Kay Gandang Morning Pilipinas sa araw nito ng Friday, August 20, 2021. At muli ang inyong nakasama, ang inyong lingkod, David Oro, sa ngalan po ng buong persa ng DWIC News Center at DWIC Technical Side. Antabayanan po sa loob lamang ng ilang saglit ang programang IZ Salasize ng ating kasamang si Alex Santos. Itumpak po ang inyong mga orasan, Philippine Standard Time, 5:59 a.m. Gandang morning, Pilipinas!